inyo mga bata, ako si Ate Elang ang magtuturo sa inyo sa araw nito. Sana namang kapanapanabik na kwento ang inyong marinidig at siyempre, matututunang magagandang aral mula sa ating kwento sa araw nito. Makikilala pa natin ng lubos ang Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin sa akin at maging sa inyo. Nananabik na ba kayong marinig ang ating bagong kwento? Pero bago yon, siyempre tayo muna ay mananalangin. Di, paalala sa atin ang panalangin na isang paraan ng ating pakikipag-usap sa ating Diyos. Okay, tayo ng lumuko at mag-init. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Sana po sa araw na ito ay may bago na naman kaming matutunan. Maraming salamat po sa lahat at mahal namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. At bago magpatuloy, yung munang i-like o i-heart ang ating video. Maaari nyo rin itong ibahagi sa inyong pang mga kaibigan. Okay ba yun, kids? Magaling! Manatili lamang nakatutok sa ating Kids TV 2.0! Hindi magigiba kasing tatag ng kabunduan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba kasing tatag ng kabunduan, hindi magigiba. Sandigan, hindi magigiba kasing tatag ng kabundukan, hindi magigiba. Kamusta kayo mga bata? Tunay na ang Diyos ang ating sandigan. Ako naman si Ate Tintin ang magtuturo sa inyo ng sasauluhing versikulo mula sa ating Biblia. Handa na ba kayo? Okay, akin na muna itong basahin at inyo rin akong sundan sa pagbasa. Ito ay mula sa aklat ng Mga Awit 37:24 at sinasabi, kahit magkabuwal, siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Mahusay! Ngayon naman, sundan niyo muli si ate sa pagbasa na may aksyon. Mga Awit 37:24. Kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya ay tulong. Ang galing niyo talaga! Tiyak na basa sa ulo niyo agad ito. At nawa, hindi lamang ninyo ito isa ulo, kundi ito sa puso natin dahil tunay na ang Diyos ay malagi na riyan sa ating tabi upang tayo'y tulungan. Oras na para sa ating kwento. Makinig na mabuti! Muling nagbabalik ang inyong Ate Ella upang maglahad naman ng isang kwento mula sa ating media. Makikita natin sa kwentong ito ay ang pagpapatunay ng Yahweh ang siya nating tagapagtanggol. At ang bida sa ating kwento tanggol. Tanggol na ito ay si Moises. Narinig niyo na ba ang kwento nito? Okay, atin ang simulan dahil alam kong kayo'y sabik ng marinig ito. Narinig niyo yung mabuti, kids, ha? Ito ay matatagpuan sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 2, mga versikulo 1 hanggang 10, na may pamagat na si Yahweh ating tagapagtanggol. Si Jacob at ang kanyang 12 anak ay nanirahan sa lugar ng Ehipto kung saan sila ay nanirahan ng matiwasay at sagana. Bagaman si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagsumatay. Ang kanilang lahi ay patuloy na dumarami
at naging makapangyarihan sa buong Pilipinas. At ito'y nakita ni Haring Paraon at nabahala na maging mas makapangyarihan ito kaysa sa kanya. Kaya naman si Haring Paraon ay nag-isip ng paraan upang mapigilan ito. At ang kanyang naisip ay patayin ang mga Hebreyong lalaking sanggol na isinilang. Kaya naman nang isinilang si Moises, nakita nilang napakaganda ng bata kaya ito'y itinago ng 3 buwan ng kanyang ina mula sa paraon. Ngunit nang hindi na ito maaaring maitago pa, ang kanyang ina ay kumuha ng basket na yari sa tangkay ng tambo at ito'y pinahiran ng altipan. O'y isinilid ang sanggol na si Moises at inilagay sa gilid ng isang ilog. Ano kayang mangyayari sa sanggol na si Moises? Makakaligtas kaya siya? Wala kayang mangyayaring masama sa kanya sa ilog? Ituloy na natin ang ating kwento. Maliligo na noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. At natanaw niya ang basket at agad niya itong kinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad sa gilid ng ilog. Nang maiabot ito ng babae, agad na inalis ang ipit nito at kanyang nakita ang sanggol na umiyak. Siya'y nahabag dito at kanyang sinabi, ito ay anak ng isang Hebrea. At dahil sa pagkahabag ng anak ng paraon sa sanggol, siya ay nagpakuha ng isang upahang Hebrea na siyang kukupkop at mag-aalaga sa sanggol para sa kanya. At kinuha nito ang sanggol at isinilaan. At nang ang sanggol na si Moises ay lumaki na, siya ay dinala sa prinsesa at siya ay itinuring nitong kanyang tunay na anak. At sinabi ng prinsesa, napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Paano pinagtanggol o iningatan ng Diyos si Moises? Iningatan siya ng Diyos, una, mula sa masamang plano sa kanya ng paraon, at pangalawa, mula sa panganib na maaaring mangyari sa kanya mula sa ilog kung saan siya ay tinago ng at binigay ng Diyos ang anak ng paraon upang iligtas ang kanyang buhay. At ngayon din tayo mga bata, sa anong paraan gagawin ito ng Diyos? Upang tayo ingatan at gumayan at siyempre ipagtanggol sa maaaring mangyaring kasama sa atin. Katulad ng ating 10 versikulo sa araw na ito, isang paalala ito sa atin, Yahweh, ating tagapag-ingat at matatag na tagapagtanggol. Kaya't, wala lamang tayo sa Kanya ng lubusan. Nawa ay may natutunan kayo muli sa ating aralin ngayong araw. Tayo nang magwakas sa isang panalangin. Tayo ay inyo muko at kapatid. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa aming natutunan ngayong araw. Salamat po dahil po kayo ang aming tagapagligtas at tagapagtanggol. Maraming salamat po sa lahat. Ito po ang aming panalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy lamang kayong manood at makinig sa ating Kids TV. At siyempre, huwag nyo rin kalimutang mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.